Ayan, I cannot confirm exactly kasi ang nag-handle talaga niyan, assisting lang ako dyan. Ang nag-handle niyan, yung mga US lawyers natin. Kasi may nilabas po na... Na-hire. Opo. Oh. May nilabas po kasi na meme na merong parang reward. Ang tanong ko ito eh, yung bang gobyerno natin, pwede ho bang tumanggap ng reward kung sakaling sila ang magbigay? Alimbawa, well, although it's not legally na gagawin nila, pero yung mag-tip lang sila na ito si Pastor, makukuha na namin, ilalagay namin dito. Pwede ho ba yun? Possible ho ba yun? Sir, naalala mo yung SAF 44? Ayun tayo dyan. Aha. Yun, sir. Oo. So, yun po ang sagot dun, sir. Kaya nga nagkaletse-letse ang buhay natin noon, no, doon sa dating presidente, dahil doon sa SAF 44. Oo. Diba? May award yun. Oo. So, kaya nga, wala na masyadong coordination, no? Ang nag-handle din nung kaso na yun, yung ating magiting na kasamang abogado, si Attorney Tupacio. Oo. So, dahil nga doon sa malaking reward na yun, wala na masyadong coordination, namatay yung ating mga kaibigang mga pulis. So, posible yung talaga. To answer your question, that is a great probability, and if that is legally possible, that is legally possible likewise. So, posible ho pala may senador, ano, na gustong magkaroon ng pondo para sa susunod na election, sige, ako nang bahala. Dadaling ko yan dito sa Senado. Bahala na kayo pagdating dito. Or posible ho pala yun, yung sinasabi nyo, attorney. Well, as to possibility, it is within the realm of possibility. No? It is within the realm of possibility. And that is why we should also put ourselves in the shoes of Pastor Apollo Sikibuloy. Does he have reasonable grounds to believe that he will be subjected to extraordinary rendition? If indeed it is true na merong award yung US government, aba, mas malaki talaga ang dahilan bakit ganun din yung nasabi po ni Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi na lang natin sabihin na demand yun kasi iba sa pananig. Mm-hmm. O ilagay na lang natin na request. Even if may basihanan pala yung demand, ha? May basihanan under the social contract theory. I cannot state with certainty kung may konsabahan po. Ang masabi ko lang, grabe yung timing. Oo. Grabe yung timing na yung United States of Government nag-issue ng most wanted list against kay Pastor Apollo Sikibuloy and has been asserting to declaring that he should be tried in the United States of America. And then, parang timing din, parang orchestra ba? Parang orchestra na yung Senate investigation po ni Senator Hontiveros, nangyari din. Tapos yung House of Representatives, nangyari din, no? Hindi namin maiwasan na mag-isip na, ay, parang orkestra ito eh. Yung orkestra po, meron po siyang maestro, di ba? Na tadadadang. What? Masyadong mataas. Pwede kami magkamali po. Pwede kami magkamali. Pero parang orkestra po. Yung coincidence, masyadong mataas. Yung tsamba. Opo. Mm-hmm. So, attorney, kung mensahe po sa ating mga supporters, wag lang po tayong mawala ng pag-asa. So long as the sun rises in the east, there is always hope for justice to our beloved Pastor Apollo Sikibuloy. As mga bossers, I know that you also have your own contra opinions against us, but I do hope and pray that it will also come into your mind that I have the right to defend my client, and in order for us to have an intelligent discourse, so to speak, please also hear our side, no? Before you judge us, before you strike nga, hear us first. Tingnan ninyo kung bakit nasabi ko po na I believe in my heart in the innocence of Pastor Apollo Sikibuloy. E tingnan ninyo yung aming mga rason at hindi ko lang i-explain at length bakit believe na believe ako na walang kasalanan si Pastor. Pero mag-research po kayo, tingnan nyo yung aming mga pleadings at sigurado ako that you will be enlightened and at the end of the day, you will realize that it is not good to judge outrightly the guilt or innocence of a man. Please be open-minded because
one day, hindi mo alam, baka ikaw na naman ang unjustly accused. At saka, baka lang, hahanapin mo yung pangalan ni Attorney Topacio, ni Attorney Turio, ni Attorney Tolentino, ni Attorney Elvis Balayan, at saka yung mga lawyers po ni Pastor Apollo Sikibuloy, who at one time became very controversial because according to you, we are defending a guilty man. No, Pastor Apollo Sikibuloy is not guilty. He is innocent and we will prove that in court.